maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay. Makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Isang pagpalayang araw, Pilipinas. Diyos marhainal daw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatikabo at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ang Palay Aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid or School on the Air on Smart Rice Agriculture dito sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect corn. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, PhilRice, Apaw, at ng mga lokal na pamahalaan ng 15 munisipyo at 3 lungsod o siyudad dito sa probinsya ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng mga radyo dito sa Albay sa unang distrito, DWKN One Radio, 91.3 News FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng hapon. Sa pangalawang distrito po, DZGB 729 kHz, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 12 ng hapon. At sa pangatlong distrito naman, DWBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 12 ng hapon. At ito po ay magtatagal ng isang oras. At syempre, tayo magsasama-sama sa araw ng Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan at sabay-sabay na matututo sa mga bagong teknolohiya sa pagsasaka o ang Smart Rice Agriculture. Gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees at syempre, ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa lalawigan ng Albay. Magandang araw, Bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, Daraga, Manito, Rapo-Rapo, Bulangi, Libon, Buwas, Ilubatan, Piyodoran, Pobilyar, at mga syudad ng Tabaco, Legazpi, at Ligao. Ngayon pa lang, kami po ay taus-puso nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapalaga sa mga adikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube, just follow us on official account, ATI Bicol, hashtag Sarabay Channel, at FB page ng ATI Bicol, at syempre sa mga FB page din ng ating mga partner radio stations dito sa probinsya ng Albay. Ngayong araw po ay atin na po ipapapatuloy, lesson 2 na po tayo. At syempre, ito ay may kaugnayan pa rin sa pagbabago ng klima or climate change. Kaya sama-sama natin pakinggan at panoorin upang matuto sa Smart Rice Agriculture. Palay Aralan! Palay Aralan sa Radyo, School on the Air Program ng Department of Agriculture. Kwentuhan sa Baryo Matikas ay matibay na variety ang tanim ni na Elias at mga kumpare niya. Ayon pa sa usap-usapan, ay anumang malakas at mahabang pag-ulan ay hindi kayang lunurin ang palaya nila. Ito ang pag-aakala nila. 5 araw nang umuulan sa Baryo Matikas. Naku! Akala ko ba hindi kayang lunurin ng ulan itong variety ng palay na ito? Eh bakit nagkaganito? Halos wala ng buhay ang palay ko. Akala ko ba ay matikas kahit sa matinding pag-ulan ng variety ito? Anong nangyari? Mang Elias, sa tuwing makararanas ng La Niña ang ating rehiyon, ay mainam na gumamit tayo ng mga varieting matibay sa paglubog ng tubig. Isang varieting marunong sumisid kumbaga. Halimbawa nito ay ang NSIC RC-194 o Submarino 1.
na kayang malubog ng halos 2 linggo at makaka-recover pa rin basta't ito'y nagsusuwi pa lamang. Ibang usapan kung ito'y may uhay na. Sa pagbabago ng panahon ay kailangan matutuhan din nating makasabay. Umangkas sa pagbabago, ika nga. Ay oo nga pala. Bago pa man gumulong ang panahon ng taniman ay nagdeklara na ang pag-asa na simula na rin ang La Niña. Kung bakit naman kasi sa kwentuhan sa tindahan ako humugot ng kung anong magandang itanim na variety. Elias myself. Dapat sa eksperto ng palay ako nakinig. Variety ng palay na angkop sa La Niña, kilalanin. Sabi nga ng mga eksperto, ang binhing palay ang siyang pundasyon sa pagpapalayan. Sa panahong may La Niña, mainam nating malaman ang mga varieting matibay sa maulang sitwasyon at mga panuntunan kung kailan ba dapat magtanim. Magandang araw mga kamagsasaka! Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Usapang variety ng palay na may ibubuga sa La Niña ang tampok sa paksa natin ngayong araw. Hitik na hitik ang magiging talakayan natin ngayon dahil bukod sa pagdidetalya ng mga variety ng palay na may tibay kahit La Niña, kasama rin ang mga tips kung paano mai-schedule ang pagtatanim ng hindi mapuruhan ng malakas at halos walang humpay na ulan, lalo na sa kritikal na yugto ng paglaki ng palay. Huwag na nating patagalin pa. Ating kapanayamin ang pinuno ng Plant Breeding and Biotechnology Division mula sa PhilRice, si Dr. Oliver Manangkil. Magandang araw po, Dr. Oliver. Magandang araw din sa iyo, Mang Fred, at sa inyong mga tagapakinig sa imbitasyon na ibinigay niyo sa akin upang tayo naman ay makapagbigay bahagi ng ilang kaalaman sa ating mga magsasaka. Saktong-sakto po ang usapan po natin ngayon, Sir Oliver, kasi sa climate change ngayon ay di na po malaman ng ating mga kababayang mga magsasaka kung malakas ba yung darating na ulan o hindi. Sir Oliver, paano po ba dapat mamili ng varieting itatanim ang mga magsasaka sa panahon po na may La Niña? Totoo ka, Mang Fred, ano, sa iyong sinabi na ang hirap na rin sabihin kung kailan darating at gaano kalakas o kahina ang ulan na darating. Ang mga variety po ng palay ay dinevelop para sa iba't ibang lugar na tinatamnan ng palay na may iba't ibang stress na makikita sa iba't ibang uri o klase ng ating palayan. May pangtubigan, meron tayong sahod ulan, katihan, at ilang iba't ibang lugar pa na tinatamnan ng palay. Sa panahon ng tag-ulan at kung kailan ay madalas na malubog ang ating sinasakang bukid sa panahon na madalas ang buhos ng ulan na nagiging sanhi nung paglubog ng ating palayan ng ilang araw, lalo na dun sa mga lugar na mapababa, ay meron tayong dinevelop na mga varieties para dyan sa mga klase ng lugar na yan, Mang Fred. Yan. So marami pa po palang kailangang isaalang-alang, Sir Oliver. Sa amin po kasing mga magsasaka ay hindi gaanong pamilyar sa mga ganyang variety. Ano-ano po ba ang variety ng palay na matibay sa La Niña? Sir Oliver, pakibahagi na rin po ang mga kakaibang katangian ng mga variety na ito. Meron po tayong tinatawag na variety na submarino na ito po ay dinevelop na variety na sinadyang ginawa upang itanim dun sa mga sakahan na laging nalulubog ng tubig. Ang variety pong ito ay may kakayahang manatiling buhay sa halos sa 14 days o sabihin na natin kalahating buwan ng pagkakalubog. At mabilis ang kanyang recovery sa sandaling ito ay mawalan na ng tubig o lumitaw yung halamang nalubog. Pero siyempre ito ay depende rin doon sa labo ng tubig na makikita natin sa ating palayan. Ang submarino na may registry number po na NSICRC194, ito po ay may kakayahang lumaban sa stress na dulot ng paglubog sa tubig. At kailan lang po noong 2020, may bagong release po tayo ng submarino
Ito po yung may registry number na LSICRC 590. Bagong-bago po yan, ano? 500 series na may pinangalan ng Submarino 2, ano? Pangalawang submarino po ng Pilipinas yan. Ayun, so meron na po talagang binhi po para sa mga nalulubog na palayan. Sir Oliver, ang dagdag na tanong po namin ay nabanggit niyo po 14 na araw. Yun po ba ay kahit po may bunga na ay mabubuhay pa rin kahit malubog yung palay? Well, sinasabi natin kayang tumagal hanggang kalahating buwan na nakalubog, ano po. Pero ito po ay sa panahong nagsusuwi pa lamang, ano? At pagka ito po ay may bunga na, ibang usapan na po 'yan, ano? Ang atin pong pinag-uusapan muna rito ay yung panahon na ang palay ay nasa pagsusuwi pa lamang. Siyempre, yung kalahating buwan na sinasabi natin, dapat 'yan ay malinaw na tubig, ano po? Ngunit kung ang tubig na ay malabo, mas mapapaigsi yung bilang ng araw sa survival, depende kung gaano kalabo ang tubig. Pero kadalasan naman dun sa mga kabukiran na nalulubog ng tubig, pag tumagal ng mga 2-3 araw ay lumilinaw naman na ito. Kaya ano, yung kalahating buwan ay nakakamit pa rin natin na kayang itagal ng mga ng barayting submarino sa pagkakalubog para sa muling paglitaw nito ay madaling makarecover at mabuhay. Ganun pala ang sitwasyon kapag may bunga na ay hindi rin po siya ganun katibay. Pero kung sa panahong nagsusuwi pa lamang ang palay, kaya pa nitong makarecover kahit umabot pa sa 14 na araw na pagkakalubog. Sa ngayon po, Sir Oliver, base sa inyong mga pag-aaral, may mga rekomendasyon po ba kayo na maaari nyo pong ibahagi kung paano po mai-schedule ng ating mga magsasaka ang pagtatanim ng palay nang hindi po matapat sa malakas na ulan ng kanilang tanim at lalo na sa mga critical at maselan na yugto ng palay? Oo, Mang Fred, ano? Meron po tayong pag-aaral dyan sa dahilang ang Pilipinas po ay binubuo ng pulo-pulo ng mga pulo ng or isla, ano? Kaya ang Pilipinas ay masasabi nating may iba't ibang kondisyon ng klima marahil sanhi ng ano-ano pagkakahiwa-hiwalay ng ating mga isla. At sa bawat lugar na ating tinitirhan o sa lugar na ating sinasaka, iba't iba rin ang panahon, ano po? So, yung sa pag-i-schedule po ng ating pagtatanim ng palay ay mas magandang kumonsulta o laging manood ng balita tungkol sa panahon para malaman natin ang simula ng tag-ulan at kung kailan ito matatapos at maiwasan na maitapat ang pamumunga, ano, o yung pag-aani o sabihin na natin yung maturity stage ng ating palay sa panahon na may napipintong mga pag-ulan. Kaya napaka-importante po na lagi natin malalaman ang kung kailan tayo magtatanim base doon sa panahon ng mga pag-ulan na kung kailan maitatapat yung pag-aani o pamumunga ng palay. Hindi ba't nanonood naman tayo ng balita at sabi nga ni Mang Tani ng GTV, GMA, ano, dapat laging I am ready. Sabi naman ni Kuya Kim, ay ang buhay ay weather lang, no? Marami tayong impormasyon na pwedeng makuha sa kanila dahil wala naman po tayong iisang petsa dahil sa iba't ibang panahon, ano, ng or pagkakaiba ng pag-ulan sa iba't ibang pulo dito sa ating bansa. Kaya mas maganda na lagi tayong tumutok sa anumang channel sa TV o anumang frequency sa radyo na may kinalaman sa panahon para alerto tayo kung kailan mag-uumpisang magtanim. Halimbawa na lang sa ilang parte ng Mindanao, ang agusan ay baligtad po ang season yan sa season natin dito sa Luzon. Yung dry natin ay wet sa kanila at yung wet natin ay very wet sa kanila. So sa kanilang local na weather information ay malalaman natin kung kailan tayo pwedeng magtanim. At mula po doon sa impormasyon na makikita natin sa kanila or mahihingi natin sa kanila, pwede tayong bumilang ng araw. Pwedeng pabalik, ano? Depende po sa maturity ng ating variety na itatanim. Para halimbawa na lang kung ang maturity, ang
reproduction states ng iyong palay, eh, sabihin na natin, halimbawa lang, ano, dalawang buwan, huwag itong maitapat doon sa natipintong malakas na mga pag-ulan. Yun po. Sang-ayon po kami dyan, Sir Oliver, kasi kailangan po talaga na may forecast. Sabi nga po nila kung kailan po ang tama ng malalakas na bagyo. Sa amin po, dito sa lugar po namin ay bago po sa aming mga pandinig yung mga variety po na nabanggit nyo po, Sir Oliver. Sakali po na mayroon pong magsasaka na nais magtanim ng ganyang mga variety, saan po kaya kami pwede pong makipag-ugnayan? O saan po kami makakakuha ng ganyang binhi? Ang ating pong binhi ng submarino ay pwede nating makuha dito sa PhilRice, ano, sa Business Development Division, para doon sa mga seed grower natin, ano, pwede silang mabigyan ng foundation seeds or registered seeds, ano po, ilang piling seed growers. At sa pagkuha ng binhi po, ay kailangan meron tayong sinasabing dalawang season na advance, ano, para tayo makakuha, dahil ang mga buto po ng palay ay pararamihin pa. Depende kasi kung ito ay may demand, ay saka lang tayo magpaparami ng mga buto ng ating mga binhing palay. Ayun, yun po ang isa kasi sa sitwasyon na hindi po agarang available sa kanilang lugar ang ating mga binhi na ganyan. Sir Oliver, mga dagdag mensahe po tungkol sa ating napag-usapan para sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga magsasaka. Ibig ko lang iparating sa ating mga tagapakinig, lalo na yung ating mga magsasaka, yung pong kahalagahan ng tamang pagpili ng varieting itatanim ninyo sa inyong palayan. Kasi po, gaano man po kataas ang kayang ibigay ng ani ng isang variety, kung ito naman ay itatanim sa lugar na hindi angkop para sa kanya, ay mawawalang saysay po yung kakayahan nitong magbigay ng mataas na ani. Bagkus pa nga ay maaari pang maging dahilan nito ng walang makuha kahit konting ani sa ating palayan. Lagi po nating tatandaan na sa bawat variety ay may angkop na lugar na pagtatamnan. Ano po? Sabihin na natin na ano, parang ang kangkong ay sa tubigan at ang cactus ay sa katihan. Ano po? So pagpapatawa lang po yan, ano, pero malayo man po sa pagkukumpara sa panay, pero mas madali nating matandaan. Ngayon, napakarami ng aming natutunan sa inyong binahagi, Sir Oliver. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ganitong interview. Sana po sa susunod ay maimbitahan muli namin kayo sa pagbibigay po ng dagdag kaalaman sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po, Sir Oliver. Maraming salamat din po, Mang Fred. At makakaasa po kayo na lagi po akong narito sa panahon na kailangan ninyo. Maigi kung may tibay sa pagkalubog sa tubig ang varieting itatanim. Kabilang nga rito ang NSIC RC194 o Submarino 1. Kaya nito makarecover sa pagkakalubog kahit umabot pa sa 14 na araw kung nagsusuwi pa lang ang tanim na malulubog. Paalala po, makakarecover ang nagsusuwing palay kahit malubog na mga 10 araw. Mahirap makarecover ang nalulubog na palay kung matanda na, kaya naman kailangan maging madiskarte pa rin tayo sa panahon ng pagtatanim. Importanteng nakaplano ang pagtatanim ng hindi matapat sa malalakas na pag-ulan ang pag-uuhay, paglalaman at pag-aani ng palay. Matatandaan na noong tumama ang mga superlakas na bagyo at pag-ulan noong taong 2020 ay naani na ang maraming palay. Palay Tanong. Tama o mali? Ang mga variety ng palay na matibay sa baha tulad ng NSIC RC194 o Submarino 1 ay kayang makabawi kahit malubog ng hanggang 2 linggo habang ito ay nagsusuwi pa lamang. Sagot? Tama! Sa panahon ng pagsusuwi, kayang makarecover ng Submarino 1 sa pagkakalubog ng hanggang 2 linggo. Huwag lang itong malubog kung namumulaklak o kaya ay may uhay na. Palay Kaalaman. Napatunayan ng magsasakang si Sam Makawili mula Eastern Samar na matibay rin pala sa baha ang PSB RC18.
Kwento niya, dalawang araw na nalubog sa tubig ang kanyang isang hektaryang RC80 na palayan. Pagmamalaki niya na ito ay mabilis na nakapag-recover matapos humupa ang tubig. Ayon kay Sam, umabot pa ng 110 sako ang kanyang naging ani. Ayon sa mga eksperto, ang RC18 ay medyo matagal ang paggulang kaya malubog man ito sa baha sa panahon na pagsusuwi ay nakakabawi pa rin sa stress. Palay Aralan sa Radyo, School on the Air Program ng Department of Agriculture. Takang-taka ang mga kapitbahay ni na William kung bakit siya nagpapahukay malapit sa kanilang palayan. May ilang nagsasabing, yumaman na talaga si na William at maglalatag na ng swimming pool sa bakuran. Ang ilan naman ay pinaghihinalaang may ginto raw kaya patuloy ang paghuhukay. Sana man lang daw ay ambunan sila ng grasya. Marga! Marga! Hindi ko maniniwala. Alam mo ba na tampulan ng chismis itong pinahuhukay natin? Sa wakas, bida tayo sa fake news! Eh bakit daw asawa ko? Dapat nga ay magpahukay na rin malapit sa kanilang palayan ang mga kasama nating magsasaka. Naku, mahirap na. Sabi ng PAGASA ay madadalas ang malalakas at mahahabang ulan dulot ng La Niña. At malamang, ang kasunod naman ay tagtuyot. Kailangan mapaghandaan. Ang buhay ay unahan lang. Ang akala ng ilan ay asensado na raw tayo, kaya nagpapasadya na tayo ng private swimming pool. Yung iba naman ay may natitisod daw tayo na bare-bare tangginto kaya patuloy yung paghuhukay natin. Sana magdi lang anghel sila kung alam lang nila ang tunay nating pakay. Magmadali ka, Kapitan William. Magpatawag ka ng meeting sa barangay nang maabisuhan mo ang mga kamagsasaka natin na magpagawa na rin ng maliit na imbakan ng tubig. Bukod sa pwedeng gawing munting palaistaan, ay maganda rin pansamantalang imbakin ng tubig ulan na maggamit sa mga panahong pahirapan ng tubig. Imbakan ng tubig, subukan ang Small Farm Reservoir. Nang hindi masayang ang tubig, bagkos ay mapakinabangan ito, mainam na matutuhang imbakin ng tubig na grasya ng langit. Sa pamamagitan ng Small Farm Reservoir, isang uri ng water harvesting technology, maaaring imbakin ang tubig ulan at maiwasang ang posibleng pinsalan nito sa palayan. Ginagawa ito sa mga lugar na mababaw ang bukal o hindi malalim ang tinatawag na water table. Magandang araw mga kamagsasaka! Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay Aralan sa Radyo, School on the Air Program ng Department of Agriculture. Alam niyo bang maaaring imbakin ang tubig ulan ng mapakinabangan pagdating ng tamang panahon? Tama po ang inyong napakinggan, usapang kakaibang alkansya ang talakayan natin. Imbis kasi na pera ang iimbak natin ay gagawa tayo ng dambuhalang alkansya na ang laman ay tubig mula sa ulan. Tinatawag ito na Small Farm Reservoir, isang uri ng water harvesting technology kung saan pwedeng imbakan ng tubig at maaari ring gawing palaisdaan at tampisawan ng mga alagang hayop. Patok ito sa mga lugar na mababaw ang bukal o hindi malalim ang tinatawag na water table. Tatalakayin natin siyempre ang paraan ng pagdisenyo at pagsasagawa ng Small Farm Reservoir. Makakapanayam natin si Engineer Christine Samoy Pascual mula sa Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Magandang araw po, Engineer Christine. Magandang araw din sa iyo, Mang Fred, at sa ating mga tagapakinig. Ayan po. So ang tawag nga po sa tatalakay natin ngayon ay dambuhalang alkansya ng tubig. Engineer, pakituro nga po sa amin na mga dapat naming malaman ukol sa tinatawag na Small Farm Reservoir o maliit na imbakan ng tubig. Yes, ang Small Farm Reservoir o short ano, SFR, ay isang uri ng water harvesting technology o maliit na imbakan ng tubig na kumokolekta ng tubig ulan. Ang SFR ay may component ito, yung earth dam o yung butas na kung saan doon
ang imbakan ng tubig ulan, yung embankment o yung parang pinakapilapil nito, ano, na di tataas ng 5 metro. At ang buong area nito ay around 1,500 meter square. So ganun po pala ang karaniwan na sukat ng small farm reserve. Engineer, ano po ang mga benepisyo sa pagkakaroon ng small farm reservoir sa ating palayan? Ang pagkakaroon ng SFR ay magsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig ulan. Ito ay magagamit sa panahon ng kulang ang patubig, lalo na kung tag-araw at sa mga sakahang sahod ulan. Makapagtatanim ng iba pang halaman tulad ng mga gulay at syempre nagsisilbing palaisdaan at tampisawan ng mga ating ng mga alagang hayop gaya ng kalabaw, mga pato o mga bibe. Mapapangasiwaan din natin ang malayang pagdaloy ng maraming tubig ulan patungo sa mga sakahan. Ayun, so pwede po palang maipon yung sobrang tubig ulan para sa susunod po na taniman, ano po? So saan po bang lugar sa ating palayan mainam na ilagay ito at paano po ito isagawa? Ang SFR po ay angkop sa mga lugar na may kakulangan sa tubig irrigasyon o yung mga hindi naaabutan ng patubig, ano, o yung wala yung mga communal irrigation system. Ito po ay maaaring gawin sa patag o nasa 0 to 15% na killing o slope na lupa. So, ang SFR po ay inirerekomenda ito sa mga sakahang hindi lalampas ng 2 hektarya. Napakainam po pala na may ganyan pong istruktura sa ating palayan, lalo kung wala po tayong source ng irrigation. So, engineer, ang tanong po namin, magkano po ang aabutin kaya sa pagpapagawa ng small farm reservoir? At masusulit po ba kung ang isang magsasaka ay magpo-put up ng ganitong istruktura sa kanyang palayan? Yes, ang SFR po ay pwedeng umabot, ano, hanggang 60,000, depende po sa size. So sa isang pag-aaral, pwedeng ma-recover po ang gasto sa kulang na 2 taon sapagkat mamamaximize natin yung produksyon. At syempre, pwede rin po natin magamit sa pag-aalaga ng hayop gaya ng mga pato, mga dilim, may kalabaw. So tama nga naman po na hindi lang naman po pala tubig ang ating magagamit. Pwede nga naman mag-alaga ng isda o kaya ay gawing kulungan ng ating mga alagang pato. Engineer, sa mga magsasaka po na nice na mag-put up ng small farm reservoir, saan o kanino po sila pwedeng makipag-ugnayan? Yes po, para sa karagdagang impormasyon po ukol sa small farm reservoir, maaari po tayong dumirektang makipag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management sapagkat meron po silang mga proyekto para sa mga magsasaka para po ma-avail natin ang small farm reservoir. Yan po, pwede rin po kayo sigurong magtanong kay Engineer Pascual dito po sa PhilRice. Handa naman po silang tumugon sa inyo. Pwede po kayong magtanong sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag sa kanilang PhilRice Text Center. Ang numero po nila 0917-111-7423. Ayan, hitik na hitik ang ating naging talakayan, Engineer Pascual. Baka mayroon pa po kayong dagdag na mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa ating mga kababayang magsasaka. Yes. Sa ating tagapakinig, maaari po nating gawin ang small farm reservoir o maliit na imbakan ng tubig sa ating mga bukid para sa ganon ay may magamit tayong tubig sa panahon ng tag-araw. Makakatulong po ito sa ating pagtatanim kung may kakulangan sa tubig sa panahon ng tag-araw. Maraming salamat po, Engineer Pascual, sa pagbibigay po sa amin ng mga dagdag kaalaman sa pagsasaka. Sana po ay patuloy namin kayo na maimbita sa ganitong mga talakayan. Magandang araw po at mag-ingat po tayo lagi. Maraming salamat po, Mang Fred. Mainam ang small farm reservoir o maliit na imbakan ng tubig sa mga lugar na sahod ulan, ngunit mababaw ang bukal upang may magamit na pandilig man lamang sa panahon ng taghirap sa tubig. Sa pagkakaroon ng SFR, may libreng tubig ka na magagamit sa iyong mga halaman, maaari pang gawing munting fish pond na pwedeng dagdag pagkakakitaan o mapagkukunan ng mauulam ng pamilya. Bukod pa dyan, pwede pang gawing inuman o tampisawan ng mga alagang hayop tulad ng pato o kalabaw ang inyong maliit na imbakan ng tubig. Palay, tanong. Tama o mali? Ang pagtatayo ng maliit na imbakan ng tubig o small farm reservoir ay makatutulong sa banta ng soil erosion o pagguho ng lupa. Sagot!
Tama! Palay kaalaman. Sa water harvesting technique tulad ng small farm reservoir ay maiiwasan ang sobrang tubig sa palayan sa panahon ng tag-ulan at matagal ng pagkababad ng palay. Palay Aralan sa Radyo, School on the Air Program ng Department of Agriculture. Habang problemado ang ilan dahil sa madalas na pagbaha, ito namang si Badong ay parelax-relax lang. Tila tanggap at bumauna sa kanya na kailangang pakibagayan ng pabago-bagong klima. Kaya naman sa panahon ng La Nina at bago pa man bahain ang kanilang lugar, ay may solusyon na siya agad dito. Ayoko na! Nakakapagod din palang problemahin ang madalas na pagbaha sa aming lugar. Tutuldukan ko na itong walang saysay na pag-aaburido. Wala naman solusyon na nabubuo. Kaya ako, imbis na magmukmok, ay ikakarir ko na lang ang paggawa ng balsa. Balsa? Bakit? Ayaw mo na bang magsaka ng palay? Magiging asawa na ba ako ng mangingisda? Ano ka ba naman, irug ko? Hindi nga ako marunong lumangoy. Gagawin mo pa ako mangingisda? Eh ano ba kasing ibig mong sabihin at gagawa ka ng balsa? Baka ang kasunod niyan, gagawa ka na ng ilog. Gagawa ako ng balsa para gawing floating garden. Pwede kasing taniman ito ng gulay at gamiting kamang punlaan ng palay. Total, bahain naman itong lugar natin at ang daming tumutubong water lilies ay mainam na pakinabangan at gawin siyang floating garden. Dito kasi sa atin naiipon ang mga tubig na galing sa kunsaan saan. Bilib na talaga ako sa iyo, asawa ko! Ang dami mong alam! Ibang klase! Paano bang gumawa niyan? Halika, buksan mo yung radyo nating bigay ng DA at makinig tayo ng Palay Aralan sa Radyo, School on the Air Program! Floating Garden, lumulutang na gulayan. Praktikal na gumawa ng floating garden sa mga lugar na nababaha at mahirap humupa ang tubig. Tinatawag din ito na hardin na nakalutang. Maaari itong gamitin bilang kamang punlaan ng palay. Kapag papahupa na ang baha, taniman ito ng gulay. Ang floating garden ay isang paraan para makibagay o sumakay sa epektong dulot ng climate change. May mapagkukunan ka na ng gulay, pwede bang pagkakitaan, barya-barya man lang. Magandang araw mga kamagsasaka! Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay Aralan sa Radyo, School on the Air Program ng Department of Agriculture. Magandang araw po! Usapang lumulutang tayo ngayong araw. Usapang floating garden. Sa mga lugar na madalas na binabaha at nananatili ang tubig bunga ng siyam-siyam na ulan, ay mainam na subukan natin gumawa ng floating garden. Gamit ang water lilies o kaya naman ay plastic na bote bilang pampalutang ay makakagawa na tayo ng floating garden. Kaya naman, samahan niyo po kami at sabay-sabay nating aralin kung paano gumawa at magpalutang ng floating garden. Habang lubog pa sa tubig ang tanging lupang taniman, sa floating garden ay mapapakinabangan mo na ang nababahang lugar. May mapagkukuhanan ka na ng pangulam, pwede pang tingi-tinging pagkakakitaan. Makakapanayam natin si Binibining Mirna Malabayabas mula Agronomy Soils and Plant Physiology Division ng PhilRice upang ipaliwanag sa atin ang floating garden. Magandang araw po, Ma'am Mirna. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Sana kung saan man po kayo naroon ay safe po tayong lahat. Ma'am Mirna, ngayon pong panahon na malaki ang epekto ng climate change sa atin, palagi na rin po ang pag-ulan at pagbaha. Ano po ang pinakasimpleng paraan ng pagbuo po ng floating garden? Okay, Mang Fred. So, para sa mga lugar na sagana sa water hyacinth o mas kilala sa tawag na water lily, mainam ang water hyacinth floating garden. Ito ay maaaring gamitin na floater o pampalutang sa gagawing floating bed. May binabanggit po na ginagamit daw po sa ibang lugar ang plastic bottles bilang floater o pampalutang. Pwede rin po ba ito? Opo, pwede po yun. So, actually, marami tayong pwedeng gamitin sa paggawa ng floating garden. Yun nga, yung nabanggit, yung pinakasimple ay yung water hyacinth.
So meron ding yung mga gagamit ka ng yung mga bote, yung mga pet bottles bilang floaters. Kung ibahagi yung mga paraan or step-by-step na paraan o procedure sa paggawa ng floating garden. So yung sa water hyacinth floating garden, so sundan lang natin yung mga sumusunod na pamamaraan. So una, gumawa ng balangkas na may habang 5 metro at may lapad na 1 metro mula sa mga bias ng kawayan. Pangalawa, ipatong ito sa ibabaw ng mga water lily. Tambakan ang ibabaw ng balangkas ng mga water lily. Ang tambak ay may lapad na 1 hanggang 1.5 na metro. So pagkatapos ng 10 hanggang 14 na araw, tambakan uli ng water lily ang ibabaw sa lapad na 0.5 metro. Lagyan ng lupa o organikong material ang ibabaw at hayaang mabulok ito sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, maaari na itong tamna ng mga seedlings ng iba't ibang halaman sa mga o mga gulay. So yan ay ginagawa dun sa pagka water hyacinth o water lily ang ating gagamitin. Sa paggawa naman ng bed type at pot type floating garden, ang sumusunod na maaari nating gawing gabay. So una, gumawa ng balsa mula sa mga bias ng kawayan. Ang balsa ay may habang 5 hanggang 6 na metro o depende sa haba ng kawayan na available at may lapad na 1 metro at 2 pulgada. So yung pangalawa, magsilid ng mga plastic sa bote na bote sa loob ng mga sako o net bag para sa maliliit na plastic. Siguraduhin na ang mga bote ay may takip para hindi pasukan ng tubig. Itali ang mga sinidlang sako o net sa ilalim ng balsa para magsilbing pampalutang nito. Malibang sa mga sinidlang sako, maaari ding maglagay sa ilalim ng balsa ng mga malalaking boteng plastic na may takip. Tapos, takpan ang ibabaw ng balsa ng may sako. Ang mga ito ay magsisilbing sapin para hindi lungsod sa pagitan ng mga bias ng kawayan ang ilalagay na lupa o tinatawag natin na planting media sa ibabaw. Sa paggawa naman ng planting media, sundan ang mga sumusunod na rekomendasyon. So una, haluan ang dalawang sako ng lupa ng 1 sakong organikong pataba at 1 sako ng inuling na ipa, o kaya yung CRH na tinatawag natin, carbonized rice hull. Haluan din ito ng putik galing sa mismong paglalagyan ng floating garden. Tapos, lagyan din ito ng mga nabubulok na water lily bilang dagdag na pataba. So, depende sa gulay na itatanim, maaaring maglagay ng trellis o kaya tinatawag natin na balag sa ibabaw ng balsa. So, para naman sa pot type, sundan lang yung ating step na ginawa yung binanggit na yung step 1 and 2, and then yung sundan ang mga hakbang mula 1 hanggang 2 na yung step na binanggit natin, pagkatapos saka natin ilalagay yung sa balsa yung mga halaman na nasa paso. So ganun lang kasimple yung paggawa ng floating garden. Ayun! So mayroon na po tayong idea kung paano po gumawa ng floating garden. So depende po pala dun sa kung ano ang available na materyales sa inyong lugar. Ma'am Mirna, base sa inyong mga ginawang floating garden, magkano po ba ang magiging gasto sa paggawa ng floating garden? Okay. Ayon sa pananaliksik na sinagawa ng grupo noon ni Ginoong Corrales, kasi ito medyo matagal nang ginawa ito sa PhilRice, ang magiging gastos kapag water hyacinth o water lily ang ginamit ay nasa 630 pesos. So medyo magbabago din to ng konti, ano, kasi medyo noong 2015-2016 to. So kapag bamboo poles naman, so yung kawayan, mga nasa 4,130 pesos. At pagka naman yung plastic bottle floating bed ay nagkakahalaga ng 2,240 pesos. So pero ito ay pwedeng magbago. Yung sa paggamit ng plastic bottle, so mas makakamura kung mag-iipon na lang tayo ng mga plastic bottle na available. Kaysa yung, kasi minsan sa junk shop, mas mahal yung mga pagka bumili ka na sa junk shop ng mga plastic bottle, medyo mahal na. So para makamura, mas maganda na mag-ipon tayo ng gagamitin natin. Napakahalaga nga po na alamin natin kung ano yung pwede natin gamitin sa floating garden. Kasi sa nabanggit natin eh, medyong magastos pala kung bibilihin po natin. Yung iba nga po, kung yan ay napupulot lang natin o nasa paligid lang natin eh, baka kung hindi po ninyo babayaran yung labor cost at kayo na ang gagawa. Parang halos minimal o libre na nga kung tutuusin. Ang bibilhin na lang siguro mga alambre, ano po?
Ma'am Mirna, nakagawa na po tayo ng floater o pampalutang. Ano-anong mga gulay naman ang mainam na itanim para sa floating garden? Aha, okay. Doon sa paggawa ng floating garden, yung mga na-test na ng mga gulay, so yung mga katulad ng aplang kangkong, so na-test na yan, yung pechay, mustasa, kamatis, talong, yung okra, busitaw at leto. So yan yung mga ilang gulay na naitanim na sa floating garden. Ma'am Mirna, kamusta naman po yung magiging ani pag nagtanim po tayo sa floating garden at magkano po kaya ang ating kikitain doon? Okay. So base doon sa floating garden na ginawa ng ating mga kasama, sa yung upland kangkong lang, pwede kang umani ng hanggang 5 beses. Kasi after 1 month, pwede ka nang mag-ani ng kangkong. Yun ay, tapos pagka-ani mo, meron ka po ling pwedeng anihin. So doon sa ginawa sa water reservoir, doon sa Barangay Matingkis dito sa Science City of Muñoz, umani sila ng mga kulang-kulang na 30 kilos ng kangkong. Doon lamang sa isang floating garden. So di ba ang isang tali ng kangkong ay nagkakahalaga ng 10 piso? Tama po. Ay sa ibang gulay po, Ma'am Mirna, may mga nakita po ba tayong data? Although ito naman po ay usually pang-consumo. So doon sa kamatis, pwede naman tayong makaani ng mga siguro kalahating kilo hanggang 1 kilo. Kasi, pero depende yung kung gaano kadami yung iyong floating garden. Kung marami namang nakahalera na floating garden doon sa inyong lugar, syempre mas malaki yung iyong maaani. At pwede mo rin ipagbenta yung sobra. Ayun, depende na po sa inyong kakayahan kung gaano kadami yung floating garden. Ito naman po ay teknolohiya para tayo ay makaagapay dun sa epekto kung wala tayong ulam, pagkain. So pangkonsumo yung ating gagamitin. Pero kung gusto po ninyong kumita, ay mas maraming floating garden na ang inyong gagawin. Ma'am Mirna, tanong lang po namin, gaano po ba katagal ang itatagal ng isang floating garden po na gawa sa water lily kumpara po sa gawang bamboo raft o kawayan na may palutang? So yung sa floating garden, pag ginamit mo yung water hyacinth, syempre isang gamitan lang yan kasi siya ay mabubulok agad. Although yung nabulok na water lily, pwede mo namang gamitin na organic fertilizer, di ba, sa susunod. Pero yung mas matagal, yung sa bamboo wrap, siguro mga isang taong mahigit mo siya magagamit. Yung pag gumamit ka ng bamboo wrap. Ma'am Mirna, ang tanong po namin ay, maaari rin po bang magtanim ng palay sa floating garden? Pwede, pero ang floating garden ay pwede lang gamitin sa nagawing seedbed o kaya kamang punlaan ng palay. So yung parang pwede tayong magdapog yung 14 to 15 days. So pwede tayong doon magsasabog sa halip na doon sa seedbed. Kung wala tayong area, pwede natin siyang gamitin yung floating garden natin na seedbed. Ayun, napakagandang idea po pala. So habang hinihintay mo na bumaba yung tubig baha, pwede ka nga palang mamunla gamit ang floating garden. Para eksakto, wala na yung tubig sa palayan mo, pwede ka na agad magpatanim o diretso na dahil halos wala ka nang bubulukin sa lupa dahil nalubog po sa tubig baha. Ma'am Mirna, mga dagdag mensahe po tungkol sa floating garden. Baka mayroon tayong ma-share pa? Okay, Mang Fred. So sa mga kasama po natin na nakikinig, kung kayo po ay may mga lugar na nababaha, lalo na sa panahon ng tag-ulan, pwede nyo pong subukan gawa ng floating garden at magtanim ng gulay na pwede nating mapagkunan ng dagdag na pagkain, lalo na sa panahon ng kalamidad. So sundin lamang po natin yung mga nasabi ko kanina ng mga pamamaraan at pwede din nating bisitahin yung website ng PhilRice para po sa mga karagdagang kaalaman. Maraming salamat po! O ayan, dagdag kaalaman po mga kamagsasaka natin dyan. So ito pong teknolohiya na ito ay napakainam nga po para makaagapay tayo sa epekto ng malubhang baha. Maraming salamat po, Ma'am Mirna. At sana po, sa susunod na mga pagkakataon ay maimbitahan uli namin kayo sa mga ganitong diskusyon at pagsishare po ng dagdag kaalaman sa ating mga magsasaka. Magandang araw po at maraming salamat. Salamat po din. Umulan man ng siyam-siyam at maging munting lawa ang inyong bakuran, may tsak pa rin na pwedeng mapagkuhanan ng gulay ang mga magsasakang naniniwala at nagsasagawa ng floating garden. Ang floating garden ay pagtatanim ng gulay sa ibabaw ng balsa na pinalulutang sa tubig gamit ang mga lokal na materyales gaya ng kawayan, plastic na bote o drum o water lily. Ito ay nilalagyan ng lupa sa ibabaw. Makikita ang floating garden sa mga lugar na kadalasan ay nakararanas ng mahabang pagbaha, lalo na sa mga puok, kung saan naiipon ang tubig mula sa ibang lugar. Catch basins ang tawag ng iba sa mga puok na ito.
Ilan sa mga bansang ito ay ang ating Pilipinas, Mexico, Bangladesh, Myanmar at India. May tatlong klase ang floating garden, ang water hyacinth floating garden, ang bed type floating raft garden at ang pot type floating raft garden. Kapag kinarir ang floating garden, mapapakinabangan na ang nabababad na lupa, may mapagkukunan ng mga kain at pwede pang pagkakakitaan kahit barya-barya kung turingan. Palay tanong. Tama o mali? Gulay lamang ang maaaring itanim sa floating garden. Sagot? Mali! Maaaring gawing kamang punlaan ng palay ang floating garden. Palay kaalaman. Nang hindi tangayin ng baha ang iyong floating garden, itali o iangkla ito sa puno o sa pader. Okay, so maraming salamat po ulit, PhilRice, ang ating content developer sa ating programang ito. Ayan mga farmer enrollees, ating natunghayan ang lesson 2 na may kinalaman sa climate change. Sa susunod na Sabado po, pagpapatuloy po natin ang ating mga talakayan sa lesson 3. Okay? So napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, PhilRice at ATI Bicol. Sa APAO din po, ating partner province dito po sa ating SOA SRA. Sa aming center director, Ma'am Elsa, at sa aming section chief, Ma'am Prime. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod po ulit sa darating na Sabado, same time, same station, sa iba't ibang distrito dito sa probinsya ng Albay. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Ate Joy D. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, nag-iiwan isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture. Diyos mabalas mo. Oh, ayan! May bago ka ng alam! Lahat yan natutunan sa Palay Aralan! Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan!